Pinag-aaralan sa Bacolod City ang pagpapatupad ng isang ordinansa para sa mga lumalabag sa batas trapiko. Nakasaad dito na imbis na magbayad ng multa, pwedeng donate na lang ng dugo o mag-donate na lang ng dugo yung violator. Makibalita tayo kay Erwin Nicavera ng GMA Bacolod. Inihain sa sangguniang panlungsod ng Bacolod ang isang ordinansa na magbibigay ng parusa sa mga lumalabag sa batas trapiko. Sa ilalim ng panukala, papipiliin ang mga traffic violator kung gusto nilang magbayad ng multa o mag-donate na lang ng dugo sa blood bank ng lungsod. Layunin daw nitong punan ang kakulangan sa supply ng dugo sa lungsod. The city government is spending more than 2 million a year sa financial assistance sa indigent patients na ito nang mangita sa blood. Sa Red Cross na sa provincial hospital, wala pa. Pero paglilinaw ng konseho, mga driver ng public utility vehicle lang ang sakop ng panukalang ordinansa. Sa ilalim ng patakaran, 300 piso hanggang 2,000 piso ang multa sa mga traffic violations sa lungsod. Kung ayaw itong bayaran ng lumabag na motorista, kailangan niyang magbigay ng isang bag ng dugo. Kung sakali namang hindi papasa sa mga requirements sa blood donation ang motorista ang lumabag sa batas trapiko, pwede siyang maghanap ng papalit na donor. Kung wala, magbabayad na lang talaga siya ng kaukulang multa. Ang ilang motorista sang-ayon sa naturang kautusan. Mas mayo kung throw blood donation, kung kuha isang kwarta nga magwa sa amon, kaya gamay mo lang amon maginan siya sa amon pagbiyahe. Dahil kung mag-donate blood, no, ano, makabulig ka pa? Oo, makabulig ka ta sa pariyota eh. Pero mayroon namang tutol dito. Sako mo na sobra, kaya gabiyahe mong adlaw mo. Erwin Nicavera, Nagbabalita, Pilipinas.